Yan. Hello guys, so quick demo lang nito ng Node MCU kung paano siya i-connect sa PC-Fi na PC-Wi-Fi nyo. Vendo. So, kita nyo dito sa Vendo list dun sa settings ng sa admin panel. So, you can enable 3 vendors. Wala akong naka-allowed, wala akong naka-connect ngayon na vendor kasi kaka-flash ko lang nung firmware. Makita nyo, walang laman. Ayan. So, lagyan natin ng camera para makita nyo. So, ayan. So, kinabit ko lang yung relay module dun sa mga charging pin. Yung dati kong binigkakabitan, hindi ko natinanggal. Ito ay connection enable, connection indicator. Ito ay coins.enable indicator or coins.enable pin yung kakabit nyo sa relay. Dito ito yung Node MCU, nakakabit siya ngayon sa laptop. Ayan. So ito yung simulation ng coin slot. So ngayon kaka-flash ko lang. So pag na-flash niya na yung firmware kay Node MCU, gawin niya lang, click niya yung reset button dito. Ayan. Click niya lang yung reset button natin. RST. So, pansinin nyo pag nireset ko siya. Ayan. So, pag nireset ko siya, ganyan yung magiging itsura niya. Naka-low lahat ng pins. Yun yung dinefault namin. Naka-low lahat ng pins. Pag nirestart, pag nireset mo siya. So, nakapatay ito. Nakapatay yung mga indicators or ito. Itong lahat nito, nakapatay yan. So, lahat ng pins yan. Lahat ng GPIO pins pala kasi baka i-measure nyo yung ibang pins, which is hindi naman GPIO pin, hindi naman namin gagamitin, so hindi na namin in-initialize yun. So ayan, so pag nareset nyo yung pin, tayo lang kayo ng mga ilang seconds siguro. Then punta kayo sa wifi settings ng phone nyo or ng laptop nyo. Nakikita nyo may nakalagay dun na PC-Fi ESP. So, ito. Click nyo lang yung PC-Fi ESP. Yun yung hotspot na binibitawan ni Node MCU. Ayan, kung mapansin nyo may nag-open na captive portal. So, ayan. Ito yung lalabas na captive portal ni Node MCU. Pag na-flash nyo ng maayos yung firmware. So, click ko lang yung configure wifi. Click ko na ba siya? Ayan. So, mabagal lang yung response niya. So, sa taas makikita nyo yung mga access points na available. Tsaka yung signal strength niya. So, makita nyo sa taas mayroon akong dalawang piece of wifi. Itong pangalawa na piece of wifi ay existing. Nagre-run siya sa labas na prototype unit namin for several months na. So far okay naman. Then ito PC-Fi test yung ginagamit ko ngayon na kukonektahan ko nitong Node MCU. Siya yung naka version 1.1. Ito ay version 1 pa yung isa. So click ko lang yung PC-Fi test. Ayan. Kasi ninyo automatic siyang lumabas dito sa SSID na form. Then password, leave it blank kung wala naman siyang password. Then vendor name, so lagay lang kayo ng kung anong gusto niyong vendor name. So, for example, lagay natin ng my vendor ESP. So yan yung pangalan ko sa vendor. Then dito meron tayong IP range na pwedeng pagpilian na pwede natin ilagay or i-assign kay Node MCU kasi naka-static IP to, so tayo mag-a-assign. Then meron tayong suggested range na 10 to 100.
para pwede niyang gamit din simula 2 hanggang 100. Pero ito yung suggested lang. So, pili tayo, sabihin natin mga 14 or 15. Then yung dalawa sa baba, leave it as is. So, then after nyan, na-configure niya siya. Click save. So, after nang ma-save, magko-close yung captive portal. So, pansin ninyo, umilaw yung isang indicator. Ito ay yung connection status indicator. Ibig sabihin niyan, connected na siya ngayon doon sa isa wifi natin. So, gawin natin ngayon, punta tayo dun sa admin panel. So, connect muna ako dun sa PCFI test. So, yan, connected na ako sa PCFI test. Di ko nag-click yung sa captive portal. Ito na lang, i-reload ko siguro. So, dalawa yung na-add. Siguro na doble. Kasi in-add ko siya kanina. Tapos in-add ko siya ngayon ulit. Delete ko na lang yung isa. Kasi sa IP range nga yung pinagbabasehan niya. Kasi yan, naka-static IP siya. So, delete ko yung isa. Actually, in-add ko na siya kanina. Tapos, may namili lang ako ng procedure. So, in-ulit ko yung video. Kaya dalawa yung nakalagay. So, siguro hindi ko na-reload lang kanina. So, yun. Isa na lang siya. Kita nyo naman online. Siya yung online ngayon. Yan. Okay lang. So, napansin nyo, ito yung sinasabi ko na kailangan nyo ng additional transistor or additional switch para dito. Siguro sa power nito. Maigi nga kung additional relay module kaso medyo mahal. Pero siguro transistor na lang. Tingnan ko pa kung ano magandang configuration. Then, yan. Pansin nyo, naka-trigger lahat ng switch nyan. Trigger lahat ng relay. Pansin nyo yung mangyayari pag click yung reset. Na-disconnect siya, kasi nag-reset. Pero abangan nyo lang, ilang segundo, yan, nag-connect ulit siya. So, yan, magre-reconnect siya pag clinic nyo. Actually, malaking tulong yung reset. Just in case, ma-disconnect siya or mamatay yung power, reset nyo lang. Magre-reconnect na lang ulit siya. So, ayun lang. So, yun nga, yung sabi ko kanina na naka-low yung pins, kaya kung active low yung relay module nyo, medyo kailangan natin ng additional circuit, additional component para prevent na mag-on siya habang naka-low yung mga pins. So, punta tayo dito sa my portal. Sa my portal o sa admin panel. So ngayon, naka-disable pa siya. Mapansin nyo, naka-grade. So, ang gagawin natin, click lang natin yung orange button na to. Edit yan. Then, palitan natin siya ng status. So, natin enabled. Then, save. Confirm. Okay. Then, mapansin nyo, nula yung gray background nung row niya. Then, itong kulay green naman, ito yung details. Dito yung mga pin configuration. So, pansin nyo, meron tayong coin slot signal na D1, naka-default sa D1. Yung pin name po ay yun yung makikita nyo sa board ng Node MCU. Pansin nyo, ito yung D1. Ito yung D1 dito. Yeah, D1. So, meron tayong default na coin slot enable sa D5. Yeah. Activate, naka-activate. So, then yung isang indicator na to, yung connection indicator na to ay naka-default yan, naka-fix yan sa D0. Naka-fix yan sa D0. So, yun, D0 yung pin config, yung indicator ng connection. Then, meron tayo dito yung charging station option. Pwede tayo mag-add ng charging station. Try ko nang mag-add para makita nyo sa charging
or station 1 na lang. Station 1. Then description, kahit wag pwede niyo lagyan yung pwesto ng piso wifi niyo. Then hindi naman siya required, so pwede niyo i-skip. So, sa pin, tinan ko lang yung naka-configure dito sa station 1 ko. Ito ay kulay brown. So, kinonek ko ang kulay brown ko sa connect ang brown ko sa D6. So, D6 yung station 1 ko. So, select ko lang. Since na-active low yung relay, select ko lang siya na-active low. Enabled. Pansinin nyo maigi pag sinave ko yung charging station na naka-active low, tapos i-enable ko. Tapos, yan. Pansinin nyo, itinama niya yung pin level. So, naka-activate na siya ngayon. Ka-enabled na. So, tinama niya yung pin level. Kung narinig nyo, nag-trigger yung relay. Susunod, ang sunod na kulay ay kulay orange. Yung orange ko ay sa D3. So, yung station 2 ko ay sa D3. Dito na lang, station 2. Oops. Station 2. Then, pin D3. Select ko lang yung D3. Active low, then enabled. So, pansinin nyo ulit yung station 2. Confirm. Yan, pansinin, tinama niya yung level. Then, add ulit. Kasi apat siya, guys. So, kaya natin to. Station 3. Then, pin. Ang station 3 ko ay color green. So, green ay yan, D4. Yung kulay green, D4. Select ko lang yung D4. Active low. Then enabled. Pansinin nyo ulit. Yan. Trigger. So, yan na. May D4 na. Then, last one. Station 4. Station 4 ko ay dilaw. So, ang dilaw ay D2. D2. So, dito, active low ulit siya. Kasi isang relay lang naman yun. Relay module lang. Yan, last one. Yan, so, tama na yung level ng pins. Tama na yung level ng pins. So, ngayon, tatry ko i-reset siya. Pansinin nyo kung mangyayari pag na-reset ko siya. So, reset ko siya. Pansinin nyo, nag-low lahat ng pins pag na-reset mo. Pero, tayo natin mag-connect siya. Ayan, nag-connect. So, kung nag-connect siya, tatama niya ulit yung pins ng charging stations. Mabalik niya kung ano yung default niya. Ganun yung mangyayari, guys. Kaya, pansinin niyo kung may transistor kayo, hindi ito mag-on yung power nito hanggat hindi naka-ilaw to. So, kahit naka-low yung mga pins na to, yung mga GPIO pins, kung hindi ito naka-ilaw, dapat ito lang power to. Kaya kailangan pa ng additional component. Pero kung naka-active high yung relay nyo, tapos up to coupled, tingin ko walang problema. Kaso wala akong ganung relay module. So, pagtsagaan natin to, guys. Ayan, so meron na akong 4 station na charging. Then, punta na tayo sa functionality ng Vendo. So, exit ako. Punta ako ng portal. So, ayan. Nasa portal na ako ngayon. Then, try ko mag-connect. Ayan. Kung mapansin nyo, may dalawa ng button selection. Kung wala kayong nakakonect na Vendo or naka-enable na Vendo na ESP, wala itong selection na to. Diretso na kayo dun sa countdown. So, ngayon, lumabas siya kasi meron ako naka-enable. So, pag-clinic ko yung main, sa main po yung nagka-count. Ayan.
sa Mincha. So, kanina, may nahulog na ako kanina, so hindi pa siya nawawala. So, ang gawin natin, i-go online na natin siya. O, i-bypass ko na lang. Para mawala siya at makita nyo na magkakaroon siya mamaya. So, ngayon, sabi ko nga, ito yung coin slot muna. Na-connect yung sa D1 kanina, yung nasa pin configuration. So, ito guys, kahit hindi nyo na kailangan ng resistor, ito lang ay, wala lang, nilagyan ko lang. Para di na ako siya short na short sa ground. So, pwedeng direct na to sa coin slot. Kasi naka-pull up na naman to, naka-internal pull up na yung Node MCU. So, okay lang, kahit ito lang resistor. So, ganyan, tatry lang natin. Click ko lang yung ESP. Ayan. Pansin ninyo, umilaw to. Ito yung relay enable. Kung naka-active low yan, mamamatay siya. Galing, yung default niya is naka-ilaw. Then, mamamatay siya pag nag-insert ko yun ako. So, ngayon, naka-activify siya. Kaya, ganyan yung response. So, ayan. Tap ko lang to sa ground. Insert ko na lang ito ko. ESP. Then, insert. Itatap ko lang siya sa ground. Nang mabilisan. Hindi ko makita. Ayan. So, ayan. Tap ko na siya. So, wala kasing precise na ano to, kaya ganyan yung lumabas. Pero, na-try namin siya sa coin slot ng 10, 5, at 1 peso. So, okay naman siya. Ayan. So, natapos yung countdown. Then, ano ba? Nag-insert ako sa main. Lumipat ako. Ando pa rin yung inulog ko. Kasi nga, isang network lang yan. So, di siya mawawala. At ulitin ko lang din, wala akong ibang nakakonect sa Node MCU. Sa laptop lang. Ayan. Wireless yan. So, ayun yung main. Ayun yung main prototype namin. Ayun lang. So, try naman natin ngayon na ayan. Pag nag-online ka, same lang. Nung nasa main ka, nagkakaroon ka din ng time. So, for example, nasa nandyan ako. So, pag clinic yung go-online, nagka-time ako. Nagka-oras ako. So, dapat, meron ako internet ngayon. Kasi nagka-oras na ako eh. Ayan, meron ako internet. So, ganun lang. Then, sa charging naman, subukan natin yung charging. Magtatap ulit ako. Ayan, nagka-oras ako guys. Then, click ko yung charge. Yung bypass, nakita nyo na kanina eh. Yung charge naman. Ayan. So, ngayon, in-implement na namin. Ganito siya. So, pag-linik nyo yung charge, makakapili na kayo ng station. So, click ko lang ulit yung charge. Labas yung pop-up. Select ko yung 2. So, dapat umilaw yung pangalawa. Ito. Select ko yung 2. Ayan. So, guys, umilaw yung pangalawa. Alam ko lang kung naririnig siya sa mic ko kasi naka-headset ako. Pero tumunog yung relay. Ibig sabihin nag-trigger siya. O na-energize siya. So, dito makikita nyo, mayroon akong oras. Nandun ako sa station 2 ng my Vendo ESP. So, ito pala guys. Alam ko lang kung naka-enable din yung sa main. Pero meron din akong setup ng charging station sa main. At ang kinaganda nito, kung meron kayong isang buong malaking network at lahat may charging station, pag clinic nyo yung transfer, makikita nyo lahat ng charging station na available sa lahat ng vendors. Sama yung ESP, sama yung main vendor. So, pwede akong maglipat-lipat kahit sa ang vendor na gusto ko kung saan akong malapit. So, meron akong LEDs na nakasetup sa baba. Hindi siya kita, pero itatry ko kung tama pa yung kabit niya. Try ko sa station 1. So, ayan. May ilaw pa siya. So, sa main yan. Mapansin nyo. Sa main ako lumipat. Then, lumipat ako sa ibang station sa main. For example, alam ko may red LED dyan eh. So, ayan. Dilaw naman yung umilaw. Namatay yung isa. Dilaw yung umilaw. Then, lipat ako ulit sa transfer ulit ako sa 4. So, napula naman. Ayan. Pula naman siya. So, ayan. Nasa main yan. Pwede akong mag-transfer ulit sa vendo. Try ko naman sa
Station 4 din ang kwento. Ayan, pansin niyo, umilaw yung station 4. Nag-trigger yung relay. Nag-on siya. Lipat ako sa 1. Ito ang naglipat-lipat kahit saan. Makakapili na ako ngayon. Yun pala guys, pag nag-insert ko yun ako at nag-click ako ng charge, kung saang vendo lang ako nag-click, kalimbawa for example, yung my vendo USB lang, pansin niyo kanina, 4 charging stations lang yung pilian. Hindi kasali yung main. Kasi, given na nag-insert ka sa vendo 2 or kaya sa yan, dito sa node MCU na vendo, so nandun ka sa vendo na yan, malapit ka dun, so yun yung bibigay niya lang sa yun na charging station options. Pero kung gusto mo mag-transfer, available lahat sa'yo, pwede ka mag-transfer kung saang lugar ka malapit. So yan, try ko pa isa, try ko station 1 and below yung station 1. So ganyan lang guys yung sa multi-vendo ng Pisify. Ganun yung nangyayari. Yung schematic diagram siguro bukas na lang kasi di ko pa tapos gawin. At mag-i-edit pa. So, ganyan. Ba, may naka-charge ka. For example, naka-charge. I-reset ko. Natin yung mangyayari. Yan. So, dapat talaga, kailangan talaga ng isa pa para makontrol yung power na. Kung sino nyo binabalik niya kung ano yung naka-enable na charging. Well, titingnan nyo dito. Yan. Continue pa rin yung oras. Pero, once na matagal siyang namatay, once na, for example, nabunot ko siya, guys. Nabunot ko siya. Papatayin ko siya. Ayan. Time na mamatay siya, kasi baka tanongin niyo paano yung mangyayari sa charging niyo pag namatay siya. Ito yung mangyayari guys. Ayan, naka-post yung oras niyo automatic. Pag namatay yung vendo, yung ESP, automatic magpo-post yung oras niyo. At pag tumingin kayo dun sa admin panel, sa vendos, ayan, makakita niyo naka-offline. Naka-offline na siya. Kasi offline naman talaga siya. So, power up ko ulit. Power up ko ulit. Then, sila lang natin. Mag-connect. Ayan, nag-connect siya. Kung na-power up, pansin ninyo, naging online siya dito. At, bumalik yung charging station status. Pansin ninyo, nag-continue ulit yung charging ko. Kasi, kaya siya ganyan kasi yung setting ko ay naka-auto continue. Makikita niyo yan sa portal user options, hindi sa banner, sa user option makikita niyo. Ayun, naka-post allow in case of power interruption, Pisify will post Wi-Fi users post charging. So naka-uncheck siya. So kaya kino-continue niya upon resume ng power. So ganoon siya guys. Kung gusto niyo naka-post pa rin, then i-check nyo na lang to. So ayan, nangyari pag namatay siya at nag-reconnect siya, ganun lang yung mangyayari guys. In the sense naman pala na mangyari man ay namatay yung vendo, yung main, so madi-disconnect siya ngayon sa main, mangyayari niyan pagta-try siyang mag-reconnect. Pag hindi siya naka-connect, mag-open siya ulit ng captive portal. Pag nag-open siya ng captive portal at nabuhay yung main, hindi na siya mag-connect sa main ngayon kasi nag-open na siya ng captive portal. Gagawin nyo guys, kailangan nyo talagang i-reset si Node MCU. Kailangan nyo pindutin yung reset. And kahit nag-charge kayo at i-reset nyo ng reset, okay lang, mamamatay-matay lang yung charging nyo. Pero babalik din yan. Mag-reconnect ulit siya sa main. Yan, reconnect siya, binalik niyo yung charging station na status at continue ulit yung time. So yan po yung solution namin sa multi-event. Thank you guys.